Hi guys, it's July 28. Kahapon pa guys, wala kaming bigas. So, kinuha to ni Daddy ngayong umaga lang. Nagbukas na ba si Daddy ng tindahan bago bumili bigas? Ayan, nagbukas na sila ng mga bata ng tindahan din. Sumaglit mabilis si Daddy kumuha ng bigas. So, ayan. Last na bili namin ng bigas ay 23. Tapos ngayon ay 28. So, kahapon 27, natiran lang kami ng isang Royal B. So, kaya, ibig sabihin, inabot lang ng halos 4-5 days ang bigas namin. So, ganun nga siya, every 4 days bumibili ka. Or 5 days. And then, ito, DCF, inag-deliver. Si Kauri ang nag-receive nito. Tinawagan lang nila ako kasi mag-i-issue ako ng cheque. Okay. So, welcome to the jungle, Bolo. Charot. So, yan, so far. So, meron tayong deliver ng RC. And then, ang i-orderin lang yata natin, ang request ni Jay is kasalo. Kasalong cook, dalawa. Yun. So, may gin pa naman tayo. Kaya lang, baka tomorrow ako kumuha ng alak na gin. At saka, yun. Mga gin. Okay, anyways. Ito pa yung mga stock natin. So, more of DCFE talaga ay noodles. Siguro, nakiusad mo lang muna yung mga buo dito. Kasi ito naman yung kukunin na yun. Na ano, diba? Taka lang. Excuse ka dyan. Tapos ito. Ayun. Meron na tayong lomi. Ayan, lomi. At ito, ano ba to? O, sabi na nga, may lomi chicken. Ito talagang si kuya, ano eh. May lomi chicken. Ayan, may lomi na tayo. Ayan. Paalam na si Kier. It's 2:20. Alas 7, mag-duty. Tapos, 4 dapat aalis siya. Pinauwi ko na kasi napapagod na rin. Naawa din ako. So, ayan guys. Ay, sumaktang katawan ko kagabi. Kasi ang dami naming nirepack na gamis. Ako, actually, ako lang halos ang nagrepack. Napagod ako. Wala na kaming candy. Ano na. Ayan. So, nag-order na tayo sa Force, guys. Nasa around almost 12,000 ang babayaran natin. Madilim lang, guys. Ha? Teka nga. Pailawin natin. Ayan. So, pag-usapan natin ito mamaya, guys. Alam niyo, sobrang tuwan-tuwa talaga ako dito. Laki ng capacity niya talaga, grabe. Sulit. Okay. So, andun yung ating, ano, binaba yung ating ibang mga, ano, peanut butters. Kasi nga, guys, ay binigyan natin ng, ano, si Nothing Hill ng space. Nothing Hill. Nag-order na tayo ng tiga half box niyan. Yan. Alam ko ito, isang box order ko eh. Tsaka itong, ito. So, ayan, guys. Okay. So, yan, nag-order na tayo niyan. And then, ito, so far, yung asukal natin, bumababa na, no? Okay. So, nag-order na rin tayo ng kaldereta tsaka apritada. Wala na daw tayong stock dito sa ilalim, sabi ni Jay. Kasi may mga sardinas po yan dyan sa ilalim. Marami po. So, ito, nag-ano na rin tayo. No? So, umorder tayo ng malalaking sardinas na kinikerry ni Force. No? Si Force, ang kinikerry niya yan dyan ay ligo, 5-5, lahat ng klase ng 5-5. Also, wow ulam at tsaka Argentina, Lucky 7. Yan. Hawak ni ano yan, hawak ni Force. Okay, dito sa buong Bulacan. Umorder na rin tayo ng mga Angel sa kanya. Ayan. Ito, kinukuha natin kay ano to. Natin kinukuha kay EKC. Okay. Uulan, guys. Okay. So far, ito. Pakikilala ko nga pala ang bago ni Nestle sa kapeng Nescafe na 3-in-1. Ang original po ay merong sugar-free version. No, stevia po ang nakakapagpatamis sa kanya. Tapos, ito yung sa creamy white ano niya. Ano? Creamy white version na no sugar. Ayan. So, nag-deliver na si Marby. Ganyang kataas. Ang taray. Lakas natin sa tinapay, guys. And then, bukas may deliver ang ating, ano pangalan ito, Ace. No? Sa susunod, order naman tayo ng snowball. Okay. Welcome sa magulong tindahan ni Mami Park. Ay, eto na. Eto yung mga pinag-order nga kanina, hindi pa naayos. Hintay ko si Jai kasi si Jai ang pagbubuhatin ko kasi nga, masakit ang aking balakang. Okay, lagyan natin ng ano, ilaw. So far, eto, nag-deliver kanina ang Mega. Nagdagdag lang tayo. And then, kay Kuya Joseph, ito lang muna yung in-order natin kasi nung nakaraan halos nagpuno tayo. So, ito lang yung bakante natin. So, ito so far yung oil natin. 1, 2, 3. Tapos ayun pa. 4, 5, 6, 7. 7 bucks pa. No? Ayan. Pero kasi yan ay good for 1 month po na. Okay. So, ayan yung mga noodles pa natin at iba pang mga ano. Ayan. Ganyan kami mag-order. Ang gin nabawasan na. No? Hindi po pwedeng kahit umorder ako dun sa isang supplier. Eh, hindi ako order kay Kuya Joseph kasi nga ay kailangan tuloy-tuloy. So, yung pa, meron pa tayo isang Jenny's na ano. So, ito yung bagong dumating, no? That is worth, ano to, worth 7,000 mahigit. 7,370. Almost 7,400. Okay. So, ayan. So far, ang ating mga, anuhan. Iniipon ni Jay yung mga karton. Inuwi niya kasi binibenta niya. Sa amin, hindi kami pwede mag-ipon ng karton kasi ayaw ni Daddy ng molds, no?
So flex ko nga pala guys, kakarepa ko lang ng dalawang sako. Kasi ang capacity po ng ano na to, ng ref na chest freezer na ito ay apat na sako na ganito ang repack. Ganito ang repack, 3-4, no? Ayan, 3-4 sa kilo, kinikilo po namin. Okay. So grabe, pero alam niyo po, in fairness kay Fujidenso na ganito inverter, napakatikid sa kuryente nito. I know, kasi alam ko ang kanyang inaakit na kuryente dahil nung mula nung naging ref ko to. No? So, this is the sad part. Wala na kaming frozen. Di kami maka... Oh, may yellow pa hanggang dito. Oh. Oh, diba? Ang taray. Ayan. So, yun po yung ating mga ano. Yung bigas nga natin. Ano? Ayan ang ating mga ano. So, ayan. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa ref na to. Sulit! Napakasulit! Naman so pa yung ating alak. Guys, alam niyo po ba itong week na to, ang gin na nagkaroon kami ay siguro ay lagpas 10. So may natira pang 3 doon, no? Kasi kumuha ako ng 5 box nung sa kay San Miguel. Pero pa yung kumukuha ko ng paisa-isa padala-dalawa kay Kuya Joseph. So grabe talaga, no? Grabe talaga yung gin na naano namin. Alam niyo guys, para ma-monitor ko talaga, napag-iisip talaga ako. Try ko last year, di ko masyadong sure. Try ko talaga kung bibili ako ng POS for inventory management lang. Kasi gusto ko talagang lahat maano, ma-monitor yung mga bagay-bagay dito sa tindahan. Ayan. Okay. So far, ayan yung ating ano. Nag-deliver na yung Nestle. Nung nakaraan pa, parang kinain lang yung ano. Parang nabaliwala lang yung kakuha ko. So, dapat talaga kumuha yung marami na. Wala kasi mga bonamil na maliit eh. Mag-change ano daw. Packaging. Ayan. Grabe. Ang bilis. Maubos. Kaloka. So, guys, nga pala sa kape. Ayan o. Ano ang ating kape? Nakape pa rin yan. Kape pa rin yan. Meron pa tayong isang box ng ano. Meron pa tayong isang box ng... Ano ba tawag doon? Yung ano natin? GT. Tapos, guys, matatawa kayo dito. Tingnan nyo naman yung aking ano. Nung kamakailan lang bumili ako ng dalawang dosena yata. Clam. O, kamusta ka naman? Wala pang isang buwan. Tatlong piraso na lang. Nababawasan na rin itong ating ano. Baka soon magre-repack na tayo. Okay? Ayan, ang biskuit, nabawasan na rin. Diba? Ay, kung nga sa inyo, guys, eh. Uy, ang bilis. Lalo noodles natin, guys. Parang kailan lang, no? Magkaroon na tayo ng Lucky Milomi. Ngayon, ang problema sa natin yan ilalagay. So, eto, meron pa tayo dito, ano, mga klase ng sizes na, ano ba tawag dyan? MP, mga Del Monte na drinks, na juice, Del Monte and apple. Meron pa tayong isang box ng Blanca. O, wala pang isang buwan. Yan na lang ang Blanca natin at saka nandun sa ano. Okay. So, talagang, ano, no? Nasusulit din talaga yung space. Mas gusto ko yung ganito na kung saan kami lalakad. Kahit hindi kami kailangan magkasalubong ng tindera kasi may kanya-kanya kami pwedeng suotan. And then, yun nga, no? Hi, I'm so happy. Alam nyo, ang gatas kahit ganyan, ha? Kahit tapos na ang summer, ang bili-bili pa din. Okay, so nandito naman yung iba nating mga repack na mga macaroni. Yan. So, yung helmet natin, dyan natin ilagay. Okay. Ayan, ang kaisurahan ng Mommy Pat. Oh, ayan. Oh. Nakita nyo, in love. So, ayan. So, in today's video ay magre-reveal tayo ng mahiwagang kuryente. No? Ayan nyo guys si Kier. Dadala sa lola niya habang naliligo sa ulan. Ng Red Horse. Yung galing kay Lola Park. The working boy. Gusto mo yan eh. Sabi mo, magdadala ka sa lola mo. Ayan. O, dandahan. Bumagsak. Sipag ah. Tapos iakyat mo din yung ano, cart. Patong mo na yan din eh. Dito. Yan. Sakyat mo yung cart dito ha. Para nakatabi. Baka mawala. Last ng trip mo ha. Ang paka-useful talaga itong ginawang cart ni Daddy Park. Yan. Eh, Lola Park niya lagi naka-add to cart eh. Kami ganun pala ang taray. Para ano, stopper? Okay. Galing talaga ni Daddy yun. Sige. Ayan guys, wala na yung mga RG Argentina dyan na giniling. Nilagay na natin. Eto guys, dati nandito. Nilipat natin dyan ang mga palaman. Gawa po kasi ng handoon ang tinapay. Diba? So yung dating nandito, napunta po siya doon. Yun, napunta dyan. Tapos, eto guys, yan nga, tulad ng sabi ko, mapupunuan na yan kasi Monday naman ang dating. Ayan guys, gusto ko lang ipa-ano sa inyo na kung bakit nagmumoy siya. So, sabi ni Daddy, normal daw yan kapag ka daw ang humidity sa loob ng area ay mataas. So, kaya po siya nag-moist. Ayan.
Si Jay kasi nasa harap ko na ganyan. Tapos ganun ang ganun. Ako umalis ka dyan, lumayas ka dyan. Naliili lang ako kung nagbablog ako. Tawa siya. Yeah, I'm sorry. Okay. Talagang sabi ko nga sa inyo, I am so very, very, very proud na tayo ay nagkaroon ng ganito. At happy ako na si Sanden ang ating napiling brand. Alam nyo guys, ito ang isa sa pinakamalaking investment na nagkaroon ako dito sa sari-sari store ko. At isa din ito sa isa sa pinaka useful purchase ko dito sa sari-sari store, no? So, expensive siya, but it helps to generate more income. So, katulad lang din yan ng mga shelves, ng iba nating mga chest freezers, no? Katulad lang din niya yan na nagpupundar tayo kasi we want to make more money. Kaya naman, sobrang napaka-saya ko talaga. And I'm so very expressive with that nung una ko tong binlag. And I'm happy talaga na asikaso sa akin, no? Dahil she helped me also to decide, no? Kung ano yung mga tanong ko, siyang binibigay niya yung information. Kung ano yung mga ano ko, siyang binibigay niya yung information. Para mabilis akong makapag-decide if I'm going to buy or not. So, sobrang, pag nagtumatayo kami minsan ng daddy dito guys, sobrang saya talaga namin kasi isa lang to sa pangarap namin na magkaroon sa aming tindahan, and this year nga ay natupad. Kaya naman, sabi ko, Lord, thank you kasi yung sinasabing 10 demand, pero 5 lang ang kaya kong ibigay. Update ko po kayo sa ating Sanden, kung mataas ba siya sa kuryente. So, ang ating pong Sanden ay inverter. Okay, 3-door chiller inverter. So, guys, sa unang unit, di ba po, hindi naman kaila sa inyo na dahil dadali na, i-deliver na si Sanden, nagkaroon tayo ng mga rearrangement. Aside from that, kaya tayo nag-decide na makabili niyan kasi alam natin na dadating na ang ating last unit, which is magkakaroon kasi nga tayo ng expansion. So, hindi nagkaroon agad ng expansion. Gawa po kasi, even na i-deal ko na siya doon sa may-ari ng April, kasi hinintay pang matapos yung matapos ang kontrata nung may-ari sa dating umupa sa last unit. So, kailangan nating hintayin yan dahil nga magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating arrangement, sa ating organizations dito sa tindahan. Dahil lalo't lalo na ay kukuha ng malaking space ang ating Sanden. So, supposedly April, nabili na to at April, maayos na sana tayo bago nagtapos ang April ng month. However, wala tayong magagawa, eh ganun talaga. So, kaya naman May, doon naganap lahat ang ating renovations para sa last unit at rearrangement ng ating mga shelves at ng ating mga appliances. Okay. Ang hirap mag-vlog, no? Kasi talagang may ingay. Wala naman tayong magagawa, mga bumibili yan, ano? So, doon sa ating unang unit, nung hindi pa tayo nagkakaroon ng expansion at hindi pa rin dumadating to, ang ating nakalagay dyan na refrigerator ay 2. Isang Kondura at saka si Uratec. Yan po ang aking ginagamit araw-araw para sa ating mga pagpapalamig. So, araw-araw, talagang iyan ay gamit na gamit yung 2 upright natin. So, kasama niyan, ang charge ng kuryente dyan ay nagre-range to 1.7, 1.6 hanggang nag 1.5, 1.3, 1.4, at sometimes ay dumadating sa puntong nagna 900 plus siya. So, yan ay depende kung magkano ang singilan, mga generation charge ni Meralco. So, kapag kami mababa, pagka may months na mababa, edi mababa. May times naman na pagka mataas, edi mataas. No? At depende rin kung gaano kangarag ang ating mga upright freezers, upright refrigerator. So, kasama din yan sa first unit ay ang 2 ilaw na mataas ang watts. Kasi syempre, sa gabi kailangan ng maliwanag na ilaw, di ba? Para may liwanag ang buhay. Kasama din dyan, nakasaksak ang ating 24/7 na router ng internet, mga 2 electric fan, paminsan-minsan lang pinapatay sa maghapon dahil nga mainit, no? Napakainit nitong talagang first 6 months natin sa year 2024. And then, mga munting-munting mga saksak. So, minsan, naiiwan din na bukas ang ating ilaw sa first unit. Gawa kasi ng, kapag walang street lights, kailangan nating pailawan ang labas ng ating establishment. So, dito naman sa second unit, kung nasaan ako ngayon at nasaan andito si Sanden, ang nakasaksak dito dati ay 3 chest freezer. 2 ice cream, si Ace Ice Cream at si Snow Joe, at isang Fujidenso chest freezer. Si Fujidenso po, ang gamit natin dyan ay staka ng yelo, at minsan ay yung mga boxes ng ice cream na sobrang ating orders, hindi kasya sa ating mga chest freezer ng ice cream, and syempre ang ating frozen products. So,
yan ang nakasaksak dito sa gitna. Meron din pong 24/7 na recording CCTV. Merong dalawa na ilaw na malakas ang watts. At isang electric fan na LEC. Yan po yung dati dito. So, wala pa tayong third unit that time, nung normal, no? But, dahil tayo ay nagkaroon na ng third unit nung May at nagkaroon na tayo ng expansion, dumating na rin ng May 28 ang ating Sunden. Those times ay bayad na tayo sa kuryente, may reading na din. So, kaya i-expect natin na ang susunod na billing period natin ay ang May and June. So, ibig sabihin, merong naiwang mga kuryente pang charge mula sa dati niyang ayos. Okay? So, ngayon, dahil sa wala pa tayong hindi dumating ang ating ganito, yung billing natin sa third unit, ang atin munang i-discuss ay ang first and second unit. Okay. So, dahil sa setup na yan, so ini-expect natin na ang ating mga magiging kuryente ay ang bawat unit ay magkakaroon talaga ng charge. Now, sa third unit, ang napunta pong ref dyan, mga appliances, ay yung ating isang upright Kondura, kasi po yung Eurotech upright natin ay napunta na kay Lola Park. Yun naman pong ating Fujidenso ay napunta na sa third unit, at yung last na nagkaroon tayo ng chest freezer na galing kay Snow Joe. So, yun ang nandun sa third unit at hindi natin madidiscuss dahil wala po ang bill ng kuryente. So, usually nga, ang binabayaran ko sa first unit ay nasa nag-a-around to minsan nag na 900 pa. So, pag sabihin na natin 1,000, between 1,000 to 1,700, diyan naglalaro ang binabayaran ko diyan. Before, no, nung hindi pa tayo nagre-rearrange. Dito naman, ang nagiging usualing kuryente natin dito ay 5,6, pinakamalaki na ang 5,7, 5,5, 5,2, no? So nung nakaraang May nga po ay nag-charge po iyan ng 5,346. So that yung namang ating nandiyan sa first unit ay 1,097 lang, kasi tulad nga ng sabi ko, ang first unit before nagre-range to 1,000 to 1,700. And ito namang ating second unit ay nagre-range to 5,000 to 5,700. Pero nung nakaraang buwan ay nag 5,346 lang. So ngayon ay dumating ang bill at ito po ay billing ng ating unit ng first and second. Ang second po itong kung nasaan ako ngayon at nandito si Sunden, no, dahil ang third unit natin ay yung huli na ginawa nating expansion. So dito po sa first unit natin ay nagkaroon po tayo ng 2,406 na kuryente. Ang ating pong dalawang ice creaman ay napunta sa first unit. Diba po? At dito naman, etong si Sunden. So, 2 weeks ago, nilipat ni Daddy ang saksakan ng chiller, ng ice cream natin dito sa second unit. So, napasama siya kay Sunden. Pero, nag-charge po tayo ng kuryente sa first unit ng 2,406 na dati pong nagre-range lang sa 1,000 to 1,700. Okay, and then nga, yung last ay nasa 1,097 lang. Okay, so given yon kasi nagsaksak tayo ng dalawang chiller ng ice cream. Thinking na napakalakas ng ice cream natin, di ba? And also, syempre, yung ating mga iba pang nakacharge na kuryente dyan, tulad ng ilaw, ating router, electric fan, kasi ang init po, di ba? So, panay ang gana ng lahat ng bagay-bagay sa first unit. So, dating nagbabayad ng 1,000 mahigit lang, no, ay nag-charge ng 2,406 nga, 2,4. So, halos kalahati ang idinagdag. Pero nga, 2 weeks ago, ay inilipat ni Daddy dito sa second unit yung saksakan ng dalawang chiller. So, dito, di ba po tulad ng sabi ko, nagre-range to 5,600 to 5,700 ang ating charge ng kuryente dito. At last month nga, ay bumayad lang tayo ng 5,346. So, bumaba. Now, ang naging kuryente ngayong buwan ay 2,058 lang. Mas mababa pa kesa sa dun sa first unit. So, ibig pong sabihin, nagkaroon po ng discrepancy dahil po sa mga pagsasaksak na nailipat dito. So, ibig sabihin, hindi pa talaga ito yung accurate. Now, ang pinag-aano namin dito, pag pinag-join force yung kuryente na nag-charge dyan sa unahan at dito sa second unit, pag pinag-join force yan,
kung dati pag pinagplus ko yan ay nasa papalo sa around 7,000, no? 7 plus. Ito naman pag pinag-joint force ko ay hindi pa papalo ng 5,000. Dalawang unit na siya. Handito na si Sandin. Ngayon din pong buwan ay nagkaroon ng announcement si Meralco na magkakaroon po ng refund. Kasi nangyari yan dahil gawa po ng yung amin pong isang unit na dental, si Doc, ay nag-zero. At yung amin namang butika ay nag-less ng 1,000 ang kanyang binayaran na kuryente. Yung namang aking tinitirhan doon sa ibang block, no, sa ibang sa bahay namin, na dating nagbabayad po ako ng 1,000 mahigit, ngayon po ay 275 na lang ang babayaran namin this month. Kawa nga po kasi nang nag-announce si Meralco na magkakaroon po ng refund at pagbaba ng singil sa kuryente. So, ibig sabihin, nagkataon naman na nabigyan ng magandang pagtitipid yung pagpasok pagdating ng ating Sanden as well as ang ating mga pagre-rearrange dito. Nagkaroon sila ng hindi usual na charge natin dahil doon sa refund. Kaya po, magkakaroon po ng follow-up yan by next month kung ano talaga ang ating kinukonsumo kay Sanden. So, sa ngayon po, kasama ni Sanden na nag-charge ng kuryente dito sa second unit, ay ang ating dalawang chest freezer na ice cream na nakadisplay sa first unit. Nakadisplay lang siya sa first unit, pero dito nakasaksak sa second unit, kasama ni Sanden. So, ano pa man pa, magkakaroon pa rin tayo syempre ng comparison dyan. And I'm going to vlog it again. So, sa ngayon po ay imbis na lumaki ang kuryente ay mas nakatipid pa kami ng 1,000 mahigit. Yun po ang suma namin. So para sa dalawang unit at meron kang ganitong kalaking chiller ay talagang tipid. So ibig sabihin yung tinipid namin ngayon pag dumating na ang Meralco bill ng third unit parang dun lang siya papalo. So to have 3 units with charge of electricity ng ganyan ay pasok na sa bangaan tipid at budget. Yun ang kagandahan dun. Kaya lang, syempre, continuous pa rin nating titingnan at obserbahan dahil po may nagkaroon lang ng pagbabago ngayong buwan. So, paano sa susunod na mga buwan? And for me, so handa naman ako dyan at sabi ko nga, kahit sabihin pang tumaas man yan, tipid talaga ang Sanden. No? Inverter. So, talagang wise purchase talaga siya. No? Ito talaga yung masasabi kong wise purchase na nagawa namin dito sa tindahan. Pinakamalaki siyang investment sa na ginawa ko sa pagbili ng mga appliances to help generate more income, pero tipid naman siya, no? At napakalaki talaga ng tulong. So kaya sa mga sa inyo, kung may katulad kayo na Sanden ano ko at napadpad kayo sa channel ko, comment naman kayo diyan kung magkano ang naging charge ng kuryente niyo. Na ganito ang inyong model ng Sanden chiller. Okay. So yan lang ang aking mai-update at i-update ko kayo ulit kasi nga ay nagkaroon ng mga pagbabago pagdating sa pag-charge or pag-bibiling. And mag-shoutout na tayo at nagpapasalamat din talaga ako kasi gumaan ang ating gastos for this month, no? Pero aabangan na nga natin yung talagang susunod na kabanata niyan, yung talagang magiging normal na charge niya. Okay? So, sana naintindihan at sana nagkaroon kayo ng idea. At kung kayo, kailangan nyo na rin ng chiller, I can recommend Sanden. No? So far talaga, napakaganda niya at wala akong kaproblema. Ang ganda-ganda. Easy siyang ma-maintain pagdating sa paglilinis. At ang kagandahan kasi nito, guys, ang pinili naming model ay yung compressor nasa bubong, nasa taas, I mean. So sabi ko, Daddy, bakit ayaw mo na ang compressor ay nasa baba? Sabi niya, kasi lalabas yung init, babalik siya sa pinto, so makakaramdam yung makina ng init, so tatakbo ulit yung compressor. Hindi katulad ng kapag nasa taas, dun lang ang labas ng init pataas. Hindi yung pagka nasa baba ang compressor, madadama ng chiller yung init, tatakbo ulit ang kuryente. So, yun pala ang ibig sabihin nun. Kaya pala, nag-okay din ang daddy sa akin nung ito yung napili ko na model. Kasi nga, talagang prefer namin na ang compressor ng chiller ay nasa taas, nasa bubong. Bubong? Nasa taas niya, nasa top, no? Kasi, di ba, may makikita kayong mga chiller, lalo na sa mga supermarkets, no? Sa mga convenience store. Yung iba, kaya ang taas ng dating niya, kasi yung compressor niya, parang nandun sa baba. Yun yung parang pinaka-stand niya. Kaya pag kumuha kayo, nakaganon. Dito, pag kumuha kayo, ganyan lang. Kasi nga,
nasa taas naman yung kanyang compressor. Okay, so good choice din talaga. No, buti na lang nagkasundo kami ng daddy part nyo. And this is very, very wise purchase talaga, no, sa ating negosyo. So, yun lang, and mag-shoutout na tayo, guys. Expected nyo naman mahaba ang video, diba? Si Mami Park ba, kailan ba nag-video ng maisi? Kung hindi pa ako magpa-parody or mag-shorts, edi, wala. Puro mahaba talaga. So, let's shout out. Isang mabilis na shout out. Malu Aguirre, 30 minutes ago. Okay. Malu Aguirre, 5825. At least, Mami, nagko-comment dito mismo sa channel or vlog mo. Eh, yung stalker mo, nag-aabang ng comment ng viewer mo. Then, iayaw-yaw niya sa channel niya the said comment. As if siya yung pinag-uusapan. meron ba akong stalker? Iniisip ko talaga, kasi ang alam ko, yung isa ang may stalker, tapos iayaw-yaw dito. Hindi kasi ako nakakapanood ng mga videos eh. But anyways, wala naman akong ano pa dyan, gawa kasi ng, alam nyo, sabi ko nga, ako talaga sa totoo lang, mahina ang pasensya ko sa tanga, kaya hindi ako basta papatol sa tanga. No? Sometimes pumapatol ako just to make realize kung halimbawa hindi naintindihan ng video, no? Actually, isa sa hinangaan ko kay Ma'am Che. Shout out Ma'am Che. One of these days mapapasyal kami ng Santa Maria kasi mamimili ng frozen at saka itlog kasi wala na kaming itlog. Ewan ko kung diyan lang ako sa pandi makakabili. Magka-capture ako ng mga iba't ibang lugar doon sa Santa Maria. Kasi sinabi ko sa kanya na pangako ko kapag napapasyal kami ng Santa Maria at magba-vlog ay magka-capture ako ng mga videos para ma-feel niya na nasa Bulacan pa rin siya, no? Ganon. Somehow, maalala niya yung mga panahon na nandito siya sa Pilipinas. So, yun lang, no? And sa totoo lang, yung mga kinoment sa akin ni Ma'am Che, marami doon talaga mga totoo. At sinundutan na lang natin ng ano, ng pananaw natin, ng insight natin sa atin, at yung konting information, no? Kasi sabi nga ni Ma'am Che, walang kinakampihan. Siyempre, mas maganda nga naman na kailangan lahat mapaliwanag. So talagang siguro din nga, dahil kahit ako naguguluhan itong si vlogger, magulo din siyang mag-vlog. Ako hindi ko naman sinasabing sobrang linaw ako mag-vlog, sa totoo lang, no? Kaya nga sabi ko, pag hindi nyo naintindihan, ulitin nyo. Pag kami gusto kayong linawin, i-comment nyo. So sa haba kasi din yung dinakil ni Ma'am Che, minirapat na lang din niya din. At saka ayaw nga naman daw niyang mag-negate sa ano, sa dito sa comment. Pini-em na lang niya sa akin, no? So mas na ano ko pa yon, mas na-appreciate ko pa yung ganun. Winnie07, sorry guys, hinihingal pa ako kasi galing na ako doon kanina sa ano. Winnie07, watching here, Mami Park. Salvepron794, hello Mami, watching from Bicol. Sa Taiwan pa lang po, pinanonood na kita. Ngayon, nagne-negosyo na din po ako. Salamat sa lahat ng learnings. O, diba? Nito San Mateo, morning, Mami, meron po kaming nabilhan din sa Candaba, Pampanga. Almighty dishwashing. Bumabaho po siya, kaya ayaw ko nang bumili. Eto, let's have a clarification with this, ano? Hindi ko po siya na-experience. Even po ako ay ginagamit namin siya. Kasi po kami, kung anong dishwashing dito, yun ang ginagamit namin. So, hindi ko po siya na-experience kasi kami, ako hanggat maaari, bawal sa akin yung nilalagyan, yung maglalagay ng konti sa another lalagyan tapos hahaluan ng tubig. Kasi po ang dishwashing po, ginagawa po iyan, ang gamit po na tubig yan ay kinukure. Ibig sabihin, inaalis ang bacteria. Hindi po pwede na diretso tap water ang gagamitin dyan. Kailangan malinis ang tubig kasi nga, pinapanatili, isa yon sa mga magiging dahilan kung may bacteria ang tubig tapos nakapagtimpla na ng dishwashing, no, ng mga chemicals. Isa po yun sa dahilan na hindi nagtatagal yung life shelves niya. Gawa po kasi ng may bacteria. Kaya po, tayo din, dapat, pag tayo ay may dishwashing sa bahay, huwag din pong hahaluan ng tubig. Kung gusto po natin na mapabula at maparami yung dalawang patak, tatlong patak, i-dilute niya natin po sa tubig kung naguhugas tayo and gagamitin na natin agad ng moment na yon na naguhugas tayo. Hindi yung i-dilute natin siya sa another lalagyan para maparami. Kasi nga po, yung tubig na ginagamit. Now, kung sakali naman po yung mismong product ang bumaho mismo doon sa lalagyan, yun po yung hindi ko masasagot, Sir Juanito. Kasi hindi ko naman po siya na-experience. Sa mga akin namang mga suki, hindi rin naman nila na-experience. No, kasi ang mga suki ko po dito ay mga vocal naman sila pagdating sa produkto. Nagsasabi talaga sila. So, siguro hindi ko rin po ano kung baka po peke ang nabilhan nyo po. No? So, hindi natin masasabi kasi uso ngayon ang nanggagaya ng label. Nanggagaya ng ano. Kaya dapat kahit yon ang pangalan, aware po kayo sa mga label. Yun po ang importance ng produkto na alam nyo ang original label niya.
no, kasi may mga lumalabas na ano, para makery yung pangalan. Kasi pag sikat na nga at nakery yung pangalan, o de, ang mangyayari nun is kikita sila na ginagamit yung pangalan, pinipeke. Fraud, ika nga. So, dapat aware din po na kung legit ang produkto. So, yun naman ang kainaman sa akin kasi ako talaga direct sa manufacturing. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. But mostly nangyayari kasi yan dun sa mga DIY. Sa mga DIY ano, na hindi masyadong naaral kung paano ang magandang dishwashing liquid. Yung iba naman, kasi honestly speaking, pag pinag-usapan natin ang chemical dyan, talagang ano, no? Kasi, syempre, nagkaroon din tayo ng knowledge tungkol dyan kahit paano dahil nag-dishwashing tayo. Sabi ko nga sa inyo, kailangan kapag may produkto kayong i-offer sa tao, dapat alam nyo ang specs, alam nyo ang pinanggalingan, made of, kung saan siya gawa, ganyan. So, dapat may mga background, ano kayo, background search. Sa mga ahente, mga nag-aahente, nag-agent ng mga products, mga company na malalaki, talagang ino-orient muna nila. Ako nun, in-orient sa dati kong pinagtatrabahuhan sa ano, Taiwan isang boss ko. Hawak ko ang lahat ng exhaust fan product nila. Ano, meron din kaming orientation. Bukod doon sa orientation, review din yon para sa mga product code, para kabisado namin. No? May exam pa kami nun. So, yon talaga ay meron talaga kaming ano, kung paano yung mga saksakan din, kung saan possible siya po pwedeng dapat ilagay, ganyan. So, ganun. Just ano lang. Just a piece of advice. Okay. Dolores Yabut, 8406. Hello, mami. Pa-shout out sa akin at saka sa mga suki ko dito sa Marangal Village ng Malabon. Thank you. Ayan. Ang ganda ng ano nala, no? Marangal Village. Mararangal ang mga tao. Salamat po. Sana all. No? Ayan. The full time mom, napanood ng asawa ko yung video about scam ang sari-sari store. Kaya wala siyang bilib sa business ko. One day, umuwi siya para magbakasyon. Nakita niya kung gaano kabenta ang sari-sari store ko. Kaya naiba na yung tingin niya sa small business ko. Alam niyo, relate ako dito. Kasi maalala ko, no, when I was starting here, kasi sabi ng daddy, ano ba talaga ang tatahakin mo? Kasi kala ko ba magdi-dishwashing ka? Hindi, mapapabayaan mo yung dishwashing. Hindi pa kasi siya makauwi that time. Dahil nga, kakahinga lang natin galing pandemic. So, kinukwenta ko sa kanya lahat, natutuwa siya kasi nga, compared dun sa dati naming store, yung performance nito, maganda talaga. Kaya lang, siya yung tipo ng, ano na, ang gusto niya talaga, maganda yung returns. Kasi nga, syempre, kailangan kumita. And then, di pa nga namin ine-expect na mahihinto siya sa trabaho. Nung una po talaga, hindi siya ganun ka-supportive na in a way na para mag-out pa. Magsusupport siya kapag kayong talagang, sabi ko lang, tumataas yung demand sa ganito, baka naman ano. Actually, hindi naman ako nang hihingi. Kaya lang, siya na yung nagkukusa kasi siguro bilang partner ko, naawa rin siya sa akin dahil gustong-gusto kong magtinda, dahil mataas ang demand, tapos wala man siyang maitulong sa akin na dati, libangan ko nga lang yung pagtitindahan nang hindi ako layas ng layas, kung sakali man na siya ay nasa abroad at wala siya, ay nasuportahan niya ako. Sabi ko nga sa inyo dati, pagka meron akong request dyan, pag meron akong sinasabi dyan, tatanungin lang yan sa akin, tell me the numbers. Ibig sabihin nun, magkano. Pero ngayon, diretsahan talaga. Nung nandito na ako, diretsahan talaga how much you need. How much you think you need. Ganun siya. Pero hindi naman agad-agad magpapadala. At di naman ako din agad-agad nang hihingi. Kasi nga, sabi ko, paninindigan ko to. Nako guys, kung di nyo lang alam kung gaano ko inilaban to, sabi ko nga sa inyo, supportive si Daddy Park, yes. But nung una talaga, wala rin siya masyadong bilib na baka mag-all out ako rito, masayang ang pera. Mas gusto pa niya na ipunin mo na lang. At kung magdi-dishwashing ka, di mag-dishwashing ka. Kasi maganda nga yung profit margin sa dishwashing. Ganun yun guys. Ganun nangyari sa akin nung una. Kaya inilaban ko talaga. Kaya nga nagkaroon ako dati ng vlog na save. Gusto niya i-save ko. Ako naman, gusto ko ipamili ko ng ipamili. No? Kasi nga, nagpapalaki ako. Dahil syempre, the more na malaki at mas marami akong may offer na products at mas may ma-i-offer ako magandang presyo, tatangkilikin ako. Kasi ang labanan, mahigpit ang labanan eh. Isang malakas na tindahan dito na talagang siya yung talagang ano lang dito na kalaban ko. Diba? Naging ano ako, naging kalaban ako sa negosyo. So kaya talagang my first year, my first 6 months up to 1 year is the very big challenge that I've ever had when it comes to business. And then you're living pa here and you're trying to deal with your new neighborhoods, no? Kasi sanay kami na hindi naman kami masyadong nangangapit bahay o nakikipag-usap kung kani-kanino kasi yun nga dahil when I was solo parent,
puro trabaho ako. And hindi kami nangangapit bahay. As well as nung nandun kami sa dati kong store, parang halos solo namin yung apartment. Kasi tatlong unit ang kinuha ko doon. And then parang yun na talaga yung parang pinakaano namin. And then nag-pandemic pa. So ang mga kids, ang social life nila talaga is sa school. Ako, ang social life ko sa pagtitinda at saka yung dito sa YouTube. Pero wala, hindi ako talaga layas, hindi ako pala alis. So ganun yung ano nun. So nung nandito talaga yung adjustment, malaki kung para sa ibang personality. Sa personality ko kasi dahil nga sa ito ang portico sales, hindi siya ganung naging sobrang ano sa akin, sobrang hirap. Pero yung challenge pagdating sa negosyo at pagmamanage, lalo na sa capital, yun talaga naging challenge sa akin. Kaya ang daddy niya talaga that time, he don't like na mag all out ako rito. Save, ganun siya talaga. Wherein, ganun din ang best friend ko, magkakampi sila. And then, ako naman, nilalaban ko talaga na hindi, kailangan mapalabas ko ang pinaka-peak na sales nito kasi para malaman ko, kasi sabi ng daddy, kung uuwi nga siya, dapat yung pinapadala niya sa akin, dapat ay kayang i-produce ng negosyo. Which is kaya, inigihan ko dito. So, yun yung kwento noon talaga. No? Kaya nga sabi niya sa akin noon, natouch naman din ako, natuwa naman ako. Sabi niya, I'm so proud of you. Napagtagumpayan mo ang galing, napatunayan mong tama ka. As well as my best friend, sabi pa nga ng beshi ko, sorry best, siyempre kasi, kung patutunayan mo, edi very good. At kung di mo naman din mapatutunayan, hindi naman ako maiinis sa'yo. Siyempre, maano lang ako ng konti kasi ayaw niya na hindi ako mapapabuti, siyempre, di ba? But nung napatunayan ko sa kanilang dalawa kung ano yung gusto kong mangyari, o diba, sila pa yung nag-advise sa akin, bes, magganito, ganyan. Si daddy naman, siya pa yung nag-ano sa akin. Kaya nga, nung magkasundo kami sa chiller namin, sobrang tuwa ko kasi wala nang maraming diskusyon, wala nang maraming ano pa. Nung una talaga, tatalo kami kasi gusto namin, yes, ng chiller. However, ang problema doon, ang point doon, is anong chiller ang bibili namin? Hindi namin alam kung anong brand ang pipiliin, kung magse-second hand ba kami, or mag-brand new, kasi yung budget iniisip din namin, ganyan, kinoconsider din namin, ganyan. So ako naman talagang, dumating ako talaga doon sa putong sabi ko, minsan lang akong bibili ng kailangan ng tindahan, at gusto ko, para sa tindahan, gusto ko, may budget talaga at yun talagang bago kasi gusto ko ayoko magkaroon ng sakit ng ulo sa appliances kasi syempre ginagamit natin yan kasama natin araw-araw sa ating operations, no? Lalo na yan, inaasahan natin yan, hindi yan pwedeng basta masira kasi inaasahan natin yan araw-araw dahil kapag iyan ay nasira, yari ang ating mga palamig at mga alak na malalamig. So yun lang yung ating kwento tungkol dyan. So I feel you, the full-time mom, no? So mahirap talaga minsan na ilaban o patunayan kasi minsan hindi talaga tayo, hindi magiging confident sa atin ang ibang tao, ang ating kapartner kapag wala pa tayong napapatunayan, no? Which is true naman din kasi. So, nung umuwi dito ang Daddy Park, ay gulat siya, nagugulat siya. O, iba pa yung sinasabi ko sa kanya at iba pa yung chine-check niya ako sa camera kahit nasa Canada siya. Kasi nga diba naglagay kami ng mga cameras dito na may nakikita niya kami sa Canada. So, meron kasi kaming camera dito dati pa, hindi nagre-recording. Tapos, bumili nga ako ng camera na nagre-recording and at the same time ay real-time siya and then may apps. Tapos, binibigay ko na lang kay daddy yung password, ganyan. So, ganun, nakikita din niya talaga. So, kaya nakikita din niya yung ginagawa ko. Pwera lang sa CR kasi syempre privacy na yun. So, ganun, di ba, isipin nyo. Kahit nga sa bahay dati, nung nakikita niya kami. Ganun siya kaano sa amin. Kaya, importante kasi pag long distance, hindi mawala ang communication. Dapat intact ang communication. So yun, grabe no, nakakatuwa lang. Nagkaroon ako talaga ng vlog niyan. Si Daddy Park save, ako pamili. Ganun agad yung ano ko. Pero it doesn't mean naman na hindi naman ako nagtatabi, di ba? So nagtatabi ako. At sa ngayon, hindi ako masyadong nagtatabi kasi nga, napupunta yung kinikita ko din dito halos sa aking binabayaran na property. Kasi yun nga yung, imbis kasi na yun yung ipon ko na gusto kong goal na personal, yung kinikita ko dito, some of my kinikita ay pinupundar. Kasi nga, wala pa kaming sariling bahay, no? Property, meron na. Kung property lang, meron na. Pero bahay, wala pa. So, kaya yun. Nagsisimula pa lang kami, kumbaga ba. Ganun yung dating, no? So, yun lang. Na-share ko lang naman. Sweetie Jubar, hi mommy pa, good morning. It's me again, watching. Hindi kasi nakakasawang panoorin video mo. More blessings and God bless. Thank you. Elenita Salvatierra. Hello, mommy Park. Have a blessed day from Talavera, Nueva Ecija. May mga viewer pala ako sa Nueva Ecija. Hi. Katuwa naman. Linda Layog. Linda Layog, 9892. Good morning po, Mami Park. May update na po ba sa phase 5? Ayan. So, alam ko nag-PM siya sa akin and I already texted her.
mukhang artista. Uy, sana all. Hello, silent viewer. Usapang scam si Sari Sari Store. Di ako naniniwala. Ako nga, itong store ko, nakapag-aral ako ng estudyanteng engineer. Dito, umaasa ang tuition fee allowance at boarding house. Sa diskarte, extra income sa loob ng store. Daming gagawin para sa extra income para sa store. Which is true naman. Actually, ang sabi kasi ni Ma'am Chinga, hindi naman daw talaga tayong mga negosyante yung scam. Parang yun daw yung ibig sabihin ng vlogger na si Arvin. Ang pinaliwanag sa akin ni Ma'am Chie na kundi yung, hindi rin naman daw yung business natin, kundi daw yung mismong, ano, siguro yung parang sari-sari store na konsepto ng negosyo. Yun yung parang scam. So, in-explain ko din naman na ganun nga. Kasi inisip po eh, sino ba ang namumuhunan? Di tayong mga owner, di ba? Tayong mga negosyante. But anyways, it's all over done and said and done. And sa atin, kalma na tayo at nagkaroon naman tayo ng learnings about it, no? So, kalma na tayo. So, wag kayong maano kasi syempre, kaming mga vlogger, pagdating kasi syempre sa mga thumbnails, ganyan talaga kami sa mga titles kasi tumbukan, ano? Yung iba naman, parang pampautot lang, pampaatat lang pala, sorry, na mag-exaggerated ng, ano, ng, ano tawag yan, ng title para maka-inganyo ng views na manonood. So, ganun. Anyways, okay, Beliana Santos, gandang morning po Mami Park, mag-iingit po kayo palagi. Nancy Cuyuela, good morning Mami Park, always watching you. Teresita Baron, ang galing, veterana ka na Mami. Hindi pa po talaga veterana. Sa totoo lang, napakarami ko pa pong kailangan matutunan.